Nangako si Pangulong Bongbong Marcos sa mga kababayan natin sa Belgium na lilikha ang kanyang gobyerno ng mga trabaho para hindi na kailangan mang ibang bansa para kumita. Palalakasin din daw ng Pangulo ang ugnayan ng Pilipinas at ng Belgium. Live mula sa Brussels, Belgium, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Maricel, gaano ba kahektik ang schedule ngayon ng Pangulo? May anag impuno ang schedule ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalawang araw dito sa Brussels, Belgium. At yung una nga niya naging agenda ay ang pagharap sa Filipino community dito sa Brussels kung saan nasa higit 5,000 yung mga Pinoy na naririto. Dito niya inilhad yung kanyang mga plano para sa mga OFWs at ang plano nila sa pagharap ni King Philip ng Belgium. Day 2 ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Brussels, Belgium, humarap siya sa Filipino community. Halos 1,000 Pinoy mula sa iba't ibang bahagi ng Europa ang dumalo. Kasama ng Pangulo sina First Lady Liza Araneta Marcos, Department of Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople, DICT Secretary Ivan Uy, Finance Secretary Benjamin Jokno, dating Pangulo at ngayon Congresswoman Gloria Arroyo, Senator Mark Villar at House Speaker Martin Romualdez. Sa harap ng mga OFW, nangako siya ng mas maraming oportunidad na trabaho sa Pilipinas. Ang ating pangarap na wala nang kailangan umalis ng Pilipinas dahil walang mahanap na trabaho sa Pilipinas. Aabutin din natin yan. Basta't kung kaya natin isipin, kung kaya natin ipangarap yan, aabutin natin yan. Basta't huwag tayong basta tayo nagkakaisa. Kinilala rin ni PBBM ang kontribusyon ng mga OFW lalo na nung pandemya kung saan marami sa kanila ang frontliners at patuloy na nagpapadala ng remittances sa Pilipinas. Kasabay niyan, inilatag niya ang dahilan ng kanyang pagpunta sa Belgium. Kabilang dyan ang pulong niya sa hari ng Belgium na si King Philip para palakasin ang relasyon ng dalawang bansa. It will also be an opportunity to convey to the King that the Philippines intends to pursue a strategic partnership with Belgium in various fields. Meron din daw siyang inaasahang kasundo ang lalagdaan sa pagitan ng dalawang bansa. We look forward to signing a Philippines-Belgium joint plan of action for 2023-27 that could further enhance bilateral cooperation, allow our two countries to discuss regional and global issues of mutual concern. Pagkatapos ng pagharap ni President Marcos sa Filipino community, nakipag-meeting siya sa International Maritime Employers Council o IMEC. Ang IMEC ay ang nag-iisang international employers organization na nakatuon sa maritime industrial relations. Present sa pulong ang ilang business executives at leaders ng European Shipping Companies at Ship Owners Association. May anbukod sa pagharap ni Pangulong Bongbong Marcos sa maritime sector, kaninang umaga dito sa Brussels, dumalo rin siya sa isang business summit kung saan kasama niya ang mga leaders ng ASEAN at mga leaders din ng European Union bukod sa iba't ibang sektor ng negosyo dito sa Brussels. Kani-kanina lamang, tinunghayan din natin ang pagharap ni Pangulong Bongbong Marcos at ng hari ng Belgium na si King Philip. Nangyari yan sa Royal Palace kung saan unang beses na nagkita ang dalawang heads of state. At dito nga sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos ay bubuksan niya ang mga issue na magpapatibay sa relasyon ng Belgium at ng Pilipinas. Ano mang oras ngayon, Mayan, ay aalis na rin kami dito sa media center dahil inaasahan na magkakaroon ng press briefing si Pangulong Bongbong Marcos kasama ang Philippine delegation, ang Philippine media para mabigyan tayo ng update tungkol sa naging pulong niya ngayong araw. Mayan? Maraming salamat, Maricel Halili.